Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod si Freddy dito po sa Amerika. At ako po ay magbabalita at magbibigay ng update on what's going on there in the Philippines. Most especially this coming June 12. June 12 is, today is June 9, 10, 11, 12 on Wednesday. On Wednesday is our Independence Day, Philippine Independence Day, which will be celebrated there in the Philippines on this coming Wednesday, okay? And before I forget, I am Freddy here in America, and I would like to invite you to subscribe to my channel. Just pressing the red button below, and you will be subscribed, and it's all free. And if you could share this video, I really appreciate it much, okay, to your friends and benefactors within your family circle, within your barangay, or within the community where you live in, to your co-Filipinos here in America, okay? And at the same time, give me a big likes and make some comment, whether in English or Filipino. Okay? And don't forget to give me a big likes, okay? Now, ako po ay nagbabalita at ito po ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., na isang maikling message for this coming June 12 Philippine Independence Day celebration, okay? And I would like also to greet all the American soldiers there in the Philippines who are now ready to defend our country against the invaders. And these are, if that will be the case, it's China who is trying to bully us from time to time on many years already, and also the pro-China Filipinos who are being considered as a traitor, like the Duterte family, okay? And other bloggers there in the Philippines who are pro-China, okay? Now, ito po ang mensahe ng ating Pangulo sa darating na Miyerkules, Araw ng Kagitingan, okay? Ang buwan ng kalayaan, napakahalaga at makabuluhan itong selebrasyon na ito para sa ating mga Pilipino. At kung may araw na talagang lubos na pinaghahandaan natin at makikibahagi tayo, ito yung araw na ito. Sa nakaraang 126 na taon, hanggang ngayon, patuloy nating ipinaglalaban ang ating kalayaan. Kalayaan sa iba't ibang aspeto ng ating pagka-Pilipino. Higit dito, kalayaan sa ating teritoryo, soberanya. Kaya't walang pagod ang ating pagbabantay. Walang katapusan ang ating pakikipagpulong sa iba't ibang mga bansa upang matulungan din tayo maisulong ang ating kapakanan at karapatan. Patuloy din ang mga proyektong pangkultura para lalong mapatatag ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Itong buwan ng kalayaan, gisingin pa natin ang ating diwa sa pagka-Pilipino. Buhayin ang mga nasyonalismo sa ating dugo at iwagayway ang bandilang Pilipino. Dapat makilahok tayong lahat sa pagdiriwang nito. Bata kami, yung celebration talaga, siyempre kasama namin ang ating ama sa formal celebration. Pero yung naalala ko talaga, yung mga ginagawa namin sa eskwela. At siyempre, nag-aaral kami tungkol sa... Yan po ang maikling bahagi ng talumpati ng ating Pangulo or message for this coming June 12, 2024, our Philippine Independence Day. Ang binanggit niya na kasi naalala ko nung araw nung kami maliliit pa, pumupunta kami dyan sa Luneta Quirino Grandstand na celebration of Independence Day. Meron nung mga military parade and civic parade during those time. Ewan ko lang ngayon kung magkakaroon tayo dyan sa Pilipinas ng military parade. I do hope that it will be needed in order for us to have a show of military strength. Kasi tayo nga ibinubuli ng China at itong mga walang ginagawa at walang katapusan itong mga pro-China bloggers, and at the same time itong mga Duterte family na sinusulong nila itong maisug rally na hindi naman nakiklik. Okay? Naging popular lang yan dyan sa Davao. But I don't think that it will prosper again. And unti-unti na namamatay. Dahil dinala dito sa Amerika, flop. Dinala sa Japan, flop. So what is the use? At hindi sila nagtumitigil. Bakit? Bakit? Saan nanggagaling ang kanilang financial support? It really comes from China. Sino bang hindi? Pati mga bloggers, sinasagot nyo yung mga
mga transportation and hotel accommodation. Hindi naman nag-prosper at ito ay kadalasan flop. Okay? Di ba totoo? Okay. At itong sila, mga dating mga abogado, abogado sila at magagaling naman ang abogado. At tulad ni Attorney Harry Roque, international lawyer yan. Pero ano nangyari? Bakit parang nawala na sa sirkulasyon si Attorney Harry Roque at nag-concentrate na lang sa paninira sa ating Pangulo? Ang Pangulo ay busy-busy araw-araw at pumupunta sa iba-ibang mga bansa upang i-promote ang tourism at ang investment portfolio ng Pilipinas, pero ngayon ay walang nangyayari. Okay? So, ang ginagawa natin Pangulo ay i-push through at ito ay ni-neutralize ng to mga pro-China rally. No? That is their job. That is their job. And they're maybe receiving some compensation for that. Alright? So, huwag natin pansinin ito mga maisug rally at nagpapasalamat po ko dahil hanggang ngayon, hindi sila nagtatagumpay. Pinilit nila dahil hindi sila nagtagumpay sa Pilipinas, diniadala nila sa labas ng bansa, and at the same time, wala po rin nangyayari. Si Maharlika na vloggers na talaga sinisira ang ating gobyerno dyan sa Pilipinas, dito sa Amerika, ay marami hong kaso na dinadaanan si Maharlika. At ang kanyang pagkatao ay nasira na ngayon. Dahil yung ito pala ay gumagamit ng droga. Okay? Gumagamit siya ng droga. Meron nun siya at meron pa siyang sakit na nakakahawa at dokumentado to. Okay, na inilabas ng isang vlogger. Okay? So, if that is true, makikita naman yun sa kanyang pananalita na talagang puro paninira at pagmumura ang ginagawa niya, katulad ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, na ang pagmumura na kadalasan gustong-gusto ng mga followers na to na nagmumura. Ito ba natutuhan nyo kay Rodrigo Roa Duterte at sa mga anak ni Rodrigo Roa Duterte na palamura? At ngayon, under investigation na ngayon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng Congress. Ba? At pinaharap na sa Congress upang magpaliwanag kung bakit nagkaroon ng maraming namatay dun sa war on drugs compare sa programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang namamatay. Maliban lang dyan sa Davao at kaya nasuspindi itong si Mayor Baste Duterte. Okay? As Mayor of Davao City, nasuspindi na siya. Okay? So, kaya kayo mag-isip-sip mga Pilipino dyan na ang ating ekonomiya ay gumaganda at ito ay hindi kagustuhan nitong mga kumakalaban sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sapagkat under ng administration Bongbong Marcos Jr., gumanda ang ating tourism, gumanda ang investment, bagamat ang inflation ay talaga hindi makontrol. At ito ay merong ginawa na agad ang aksyon ating Pangulo upang suspindihin at bawasan ang tariff sa mga imported rice. Kasi kailangan ho yan. At ang kanilang importation ay hindi tatama sa anihan ng palay dyan sa Pilipinas. Okay? So, lahat ng problema, kasi ang rice, ang presyo ng rice at ang supply ng rice ay kailangan mapatatag upang ang inflation ay bumaba. Kasi yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang inflation ay mabilis kasi nadadala ng price pressure ng bigas o palay dyan sa Pilipinas. And at the same time, yung on and off na prices ng mga oil, ng gasoline, diesel, and other petroleum products. Because ang ating piso ay medyo natatalo sa US dollar kasi ang economy ng Amerika ay patuloy na lumalakas at nahihila niya ang US dollar. Because pag tumaas ang ekonomiya, apektado ang currency. Ngayon, ganun din dyan sa Pilipinas. Dapat ang ating presyo ng piso ay tumataas din. O, hindi man lang madidevalue. Pero dahil sa malakalak, mataas ang standard of
economy ng Amerika, ang nangyayari, natatalo tayo. Natatalo yung ating currency diyan sa Pilipinas. Okay? So, there are so many things to be done and ang ating presidente ay nakontrol na at isa sa pinakamagandang gagawin ng ating presidente upang bumaba ang presyo ng bigas ay to bawasan ang tarif sa mga imported palay. Okay? Imported palay or imported rice. Okay? So, ang payo ko lang sa atin dyan sa Pilipinas ay pag-ibayuhin ng administrasyon na ginagawa na rin ngayon upang mapaunlad ang ating palay production or rice production at magkaroon tayo ng maraming mga storage para sa ating mga palay at hindi masira sa mga bagyo. Kailangan ang ating mga storage ay talagang matibay na sa mga hurricane season, lalo ngayon hurricane season nandiyan sa Pilipinas at against flooding, okay? Na hindi mababasa yung ating mga palay, okay? Okay, this is your host again, Freddy, dito sa America, and I do hope that we will see you again in my next vlog, okay? In God we trust, never lose the peace, happy Independence Day to all you Filipinos there in the Philippines as well as here in America. Thank you very much. I'll see you again.